mapaibig sa iyo. Ano ba to? Siguro nga, isa sa pinakamahirap gawin sa buhay ng isang tao ay ang pag-amin ng kanyang nararamdaman sa taong kanyang nagugustuhan. Lalo pa kung ang taong iyon ay ang pinakamatalik mong kaibigan. Ma'am Kate! Napalingon si Kate nang marinig ang pagtawag sa kanya ng isa sa mga helper nila sa manggahan. Kasalukuyan siyang nakaupo sa ugat ng isang malaking mangga na siyang paborito niyang spot kapag nagbabasa ng libro. Gawain na niya ito kapag bakasyon dahil wala na siyang gaanong pinoproblema sa mga schoolworks niya. Pero iba ngayon. Graduate na siya at sinasamantala na lang ang pagkakataon na narito siya sa Guimaras dahil paglipas ng ilang linggo ay luluwas na siya sa syudad para doon maghanap ng trabaho. Mayaman ang kanyang pamilya. Kalahati ng malawak na plantasyon ng manggarito sa Guimaras ay pag-aari ng kanyang lolo na ama ng kanyang ina. Habang ang papa naman niya ay mayroong malaking store kung saan karamihan ng mga paninda ay mangga ang pangunahing ingredient na ginagamit. Lumago ito ng lumago hanggang sa nagsimula na rin itong mag-supply ng mga produkto sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Bakit po, Manang? Tanong ni Kate sa matandang helper na tumatawag sa kanya. Napansin niyang hingal na hingal ito. Nako, Ma'am Kate, sigurado ako matutuwa kayo sa balita ko. Si Sir Arkin po, yung best friend niyo nung bata kayo, umuwi rito sa Guimaras galing Maynila. Mabilis na isinara ni Kate ang kanyang hawak na libro. Tumayo siya at lumapit sa matanda. Sigurado po ba kayo, Manang? Baka naman ho niloloko niyo lang ako, ha? Pabiru siyang hinampas nito sa braso at saka tumawa ito. Bakit ko naman ho kayo lolokohin, Ma'am Kate? Totoo po ang sinasabi ko. Hinahanap na nga po kayo ng mama niyo at kaya po ako nandito ay para sunduin kayo. Sige po, Manang, susunod na lang po ako. Tumango ang matanda sa kanya at tumalikod na ito. Baka sa hitsura ng kanilang helper na masaya ito dahil sa wakas ay umuwi na rin ang pinakamamahal na tagapagmana ng mga Rivero. Ang mga Rivero naman ay matalik na kaibigan ng kanilang pamilya. Kung kalahati ng plantasyon na kinaroroonan niya ngayon ay pag-aari ng kanyang lolo, ang natitirang kalahati naman nito ay pag-aari ng lolo ni Arkin. Tama ang helper nila. Si Arkin ay matalik niyang kaibigan. Pero noon iyon, masyado nang malabo kung tatawagin pa nilang isa't isa na magkaibigan ngayong malalaki na sila. Isa pa, matagal na wala si Arkin sa Guimaras dahil pinili nitong mag-aral sa Maynila. At hanggang ngayon, masama pa rin ang loob niya rito. Nang makabalik siya sa malaking bahay nila, agad siyang sinalubong ng kanyang mama. Bakit ba ang tagal mo? Kanina ka pa namin hinihintay. Nandito ang best friend mong si Arkin. Gustong irapan ni Kate ang kanyang mama nang marinig ang tinura nito. Dumungaw si Kate sa dining area kung saan naroon ang mga ito. Halos kumpleto nga ang pamilya ni Arkin nung dumating ito sa bahay nila. Bakit sila nandito? Tanong niya sa tonong may halong pagkainis. Hindi ka ba masaya, anak? Napatitig siya sa kanyang ina. Masaya? Bakit naman siya magiging masaya? In fact, malungkot siya dahil naabala ang kanyang pagbabasa dahil sa pagdating ng mga Rivero. Kinuha ng kanyang ina ang hawak niyang libro at tinulak siya papasok ng dining room. Lahat ng mga taong naroon ay napatingin sa kanya. Ngumiti agad si Kate habang isa-isa niyang tiningnan ang mga taong naroon. Nang magtama ang paningin nila ng kanyang lolo, ay mas lalong lumawak ang kanyang ngiti. Siya kasi ang paborito nito at siya rin lang ang apo na nakatagal sa ugali ng kanyang lolo Samuel. Sa sobrang istrikto kasi nito, karamihan sa kanyang mga pinsan sa linya ng kanyang ina ay hindi gaanong lumalapit sa kanilang lolo. Napakaganda talaga nitong si Catherine, manang-mana sa kanyang mama. Bumaling si Kate sa matandang lalaking nagsasalita. Iyon ang lolo ni Arkin, si Noah Rivero.
Ngumiti si Kate sa matanda at marahang yumuko bilang pagbibigay galang. Sa tabi nito ay walang iba kundi ang kanyang dating kaibigan na si Arkin. Nang magtama ang kanilang paningin ay pinagtaasan niya ito ng kilay. Nakita niya naman ang pagkunot ng noo nito, marahil ay naguguluhan kung bakit siya ganoon ang reaksyon. Pagkaupo ni Kate sa tabi ng kanyang lolo ay agad itong nagsalita. Hindi na namin patatagalin pa ang pag-uusap na ito. Kaya namin kayo tinipon ay dahil gusto naming ipaalam sa inyo na nais na naming ibenta ni Noah ang plantasyon ng manggahan. Lahat ay nagulat nang marinig ang sinabi ng lolo. Hindi agad nakapagsalita si Kate dahil sa pagkabigla. Bakit naman po, lolo? Malaki ang importansya sa amin ng plantasyon. Tanong niya sa matanda nang makabawi siya. Oo nga, Polo. Importante sa amin ang lahat ng plantasyon na ito. Dito ako lumaki, kami ni Catherine. Ang sabi niyo po sa amin nung bata kami ay sa amin niyo ipapamana ang plantasyon na ito kapag umabot na kami sa wastong edad. Agad namang tumango ang kanyang lolo. Sabi nga namin iyon. Ang kaso, bago namin ibibigay sa inyo ang karapatan bilang opisyal na may-ari ng plantasyon na ito, kailangan niyo munang ikasal. Nagkatinginan si Arkin at si Kate. Kasal? Sabay nilang bulalas. Oo, kailangan niyong ikasal dahil iyon ang kasunduan namin ni Noah. Pero may option naman kayong dalawa. Pwede kayong pumayag sa nais namin at pwede rin naman kayong tumanggi. Pero kapag tumanggi kayo, ibig sabihin ay payag na kayong ibenta ang buong plantasyon na ito. Magsasalita sana ang mama ni Kate, ngunit agad na itinaas ng lolo niya ang kanyang kamay. Kahit ano pang reklamo ang sabihin niyo, hindi na magbabago ang isip namin ni Noah dahil nais naming panindigan ang aming kasunduan. Ako? Magpapakasal sa lalaking yun? Bakit naman ako papayag na makasal kay Arkin, ma? Reklamo ni Kate habang nagliligpit siya ng mga gamit sa kanyang kwarto. Nakaupo ang kanyang mama sa kanyang kama at nakatingin lang sa kanya. Pero kung hindi ka papayag, anak, mawawala sa atin ang manggahan. Alam mo namang dito tayo kumukuha ng mga pangangailangan para sa store ng papa mo, hindi ba? Hahayaan mo na lang bang mawala sa atin ang lugar na ito? Humugot ng malalim na hininga si Kate at humarap sa kanyang ina. Pero mama, kapag pumayag ako sa gusto ni na lolo, matatali ako kay Arkin. Hindi naman pwedeng ikasal lang ako dahil gusto nila, no? Eh anak, hindi ba nung bata ka palagi mong sinasabi na siya ang gusto mong makasama habang buhay? Na gusto mong maikasal kayong dalawa, bakit ngayon parang nagbago na ang isip mo? Ano bang alam ko sa kasal noon, ma? Saka noon yun. Matanda na ako ngayon at wala nang plano kung pakakasalan pa ang lalaking yun na nang iwan sa akin sa loob ng ilang taon. Hindi kanya iniwan, anak. Kinailangan niya sa Maynilang mag-aral nang sa gayon ay makakuha siya ng magandang edukasyon sa magandang eskwelahan. Inismiran niya ang kanyang ina. Bakit? Maganda rin namang mag-aral dito sa Gimarasa. Ang sabihin niya, sinadya niyang gawin yon kasi ayaw niya na akong makita at makasama. Hindi naman siguro, anak. Kung gusto mo, pwede mo siyang tanungin. Tutali, magtatagal siya ng isang buwan dito. Mabuti nga at binigyan pa tayo ng palugit ng lolo mo. Kaya please, anak, pag-isipan mong mabuti, mabait na bata si Arkin. Gwapo, galing sa mayamang pamilya. At higit sa lahat, nakapagtapos na rin ang pag-aaral na katulad mo. Kapag naikasal kayong dalawa, mas magiging madali sa inyo na magpundar ng kahit anong gustuhin nyo dahil may kanya-kanya kayong trabaho. Imbes na sumagot pa ay nagkibit-balikat na lamang si Kate. Kinabukasan ay nagising siya dahil sa sunod-sunod na katok sa labas ng kanyang kwarto. Pupungas-pungas na bumangon sa kama si Kate para pagbuksan ang taong nasa labas. Ngunit laking gulat niya nang makita kung sino ito. Walang iba kundi si Arkin. Nakatitig ito sa kanya habang siya ay agad na naisara ang pinto sa labis na pagkagulat. Anong ginagawa mo rito? Pinasusundo ka sa akin ng mama mo.
Kakain na raw ng agahan sa ibaba. Sige, susunod na lamang ako. Hindi pwede. Ang sabi ni Tita Min, dapat sabay daw tayong bumaba. Inayos ni Kate ang kanyang hitsura bago muling bunuksan ang pinto. Nakataas ang isang kilay niya habang nakatingin kay Arkin. Inisip mo man lang ba kung gusto kitang makasabay pababa? What? Your mom told me we should come down together. Kaya nga, tinanong mo man lang ba ako kung okay sa akin yun? Bakit naman hindi magiging okay sa'yo? Ipinag-cross niya ang kanyang braso sa harapan ng kanyang dibdib at pinasadahan ang tingin ng binata. Tama nga ang kanyang ina. Guwapo nga ito. In fact, talagang guwapo naman talaga ito noon pa. Dederechohin na kita, Arkin. Ayaw kitang makasama. Kung pwede nga lang, ayokong makita ang pagmumukha mo. Teka, bakit ka nga ba bumalik pa rito sa Guimaras? Mukhang masaya ka naman sa Manila. Kumunot muna ang noon ni Arkin, ngunit paglipas ng ilang sandali, ay napangiti ito sa dalaga. Anong iningiti-ngiti mo riyan? Tama nga ang sinabi ng mama nito sa kanya, na malaki ang tampo ni Kate sa kanya dahil sa pag-alis niya sa Guimaras. Hanggang ngayon ba nagtatampo ka pa rin sa akin? Mas lalong sumama ang timpla sa hitsura ni Kate. Sa totoo lang, hindi inaasahan ni Kate na alam ni Arkin ang dahilan kung bakit ganito ang trato niya sa binata. Ako? Nagtatampo sa'yo? Hindi ah. Ayoko lang talaga sa isang kagaya mong magaling mang iwan. Confirmed. Talagang nagtatampo ka nga. Tampo? Hindi lang tampo ang nararamdaman ni Kate. Masama ang loob niya rito dahil ni minsan ay hindi man lang siya kinausap ng binata. Halos 5 taon ang lumipas pero hindi siya nito nagawang kamustahin. Mauna ka nang bumaba. Hindi ako komportable na nakikita kita ng ganito kalapit. Ginaya ni Arkin ang posisyon niya. Ipinag-cross din nito ang kanyang braso at humakbang palapit kay Kate. Alam mo, Catherine, kahit di ka pa naliligo, maganda ka pa rin. Hindi niya alam kung inaasar siya ng binata o nagsasabi ito ng totoo. Pinaningkitan niya na lang ito ng mga mata, saka humakbang paatras. Walang sabing, pinagsarhan niya ito muli ng pinto. Inis na inis si Kate sa lalaki. Ang aga-aga pakiramdam niya ay sira na ang buong araw niya. Binilisan niya ang pagligo at pagpalit ng damit. Paglabas niya ay muntik pa siyang napasigaw dahil sa gulat ng makitang nasa labas pa rin ng kanyang kwarto si Arkin. Nakasandal ito sa pader habang hawak ang cellphone nito at abalang nagtitipa. Kung sino ang kanyang kateks, hindi rin niya alam at wala rin siyang pakialam. Bakit? Nagulat ka ba sa kagwapuhan ko? Napangiwi siya sa sinabi nito. Kabahan ka naman sa sinasabi mo. Aniya sa naunang naglakad pababa. Nakasunod naman sa kanya si Arkin. Sinasabayan nito ang kanyang hakbang pero binibilisan niya ang paglalakad kaya nauuna siyang nakarating sa dining room. Wala ang kani-kanilang mga lolo roon. Tanging mga magulang lang ni Arkin at mga magulang niya ang naroon. Nasaan sina Kier, Mama? Tanong niya sa ina. Si Kier ang kanyang nag-iisang kapatid na lalaki. Nako, maagang umalis anak dahil may outing daw sila ng mga kaklase niya. Isang marahang tango ang ibinigay niya sa ina. Bumaling naman siya sa mga magulang ni Arkin. Dahil mabait ang mga ito sa kanya, lumapit siya sa mga ito para magmano. Magandang umaga po, Tito Alfred, Tita Janice. Magandang umaga rin, Iha. Habang kumakain, ay panay ang sulyap ng mga magulang ni Arkin sa kanya. May sasabihin po ba kayo sa akin? Magalang na tanong niya. Tumuwid sa pagkakaupo ang ina ni Arkin at ngumiti sa kanya. Hihingi sana kami ng pabor, Kate. Naisip kasi ng mga lolo nyo na mag-organize ng isang merge family gathering ang mga Rivero at Sevilla. Medyo rush nga dahil bukas na agad ang gathering.
Gusto ko sanang samahan mo si Arkin na mamili ng mga gamit na kakailanganin sa bayan. Karamihan kasi ay doon lamang mabibili kabilang na ang mga tent at iba pang gamit. Dahil malaki ang paggalang ni Kate sa mga ito, kahit gustuhin niya ng tumanggi ay hindi niya magawa. Minsan lang din humiling ang mga ito sa kanya, kahit hindi siya kampante dahil sa si Arkin nga ang kanyang makakasama ay pumayag pa rin siya sa nais ng mga ito. Bakit kapag sa mga magulang ko mabait ka? Kapag sa akin parang kumukulo palagi ang dugo mo. Saad ni Arkin, pagkasakay nilang dalawa sa pickup truck na ito mismo ang nagmamaneho. Mabait ang mga magulang mo. And you're saying that I wasn't? Buti naman na gets mo agad. Ilang taon na tayong hindi nagkita. Ang ine-expect ko ay maayos ang magiging pagsalubong mo sa akin. Ha? Parang napaka-assuming mo naman sa part na yon. Imagine, iniwan mo ako nun kahit ilang beses kong sinabi na dito ka nalang mag-aral. Hindi mo ako tinext man lang o tinawagan sa loob ng 5 taon. Tapos anong gusto mo? Gusto mo ng warm welcome mula sa akin? Nagpapatawa ka ba? Seryoso siyang binalingan ni Arkin. I have my reasons why I did that, Catherine. Yeah, of course you have. Siguro ay nagsawa ka ng ako ang kasama mo mula pagkabata kaya noong nag-college tayo, pinili mo na lang na pumunta sa Manila para maiwasan mo ako. That's not true. Inirapan niya ang binata. Kahit ano pang sabihin nito, hindi na magbabago ang isip niya. Hindi siya papayag na magpakasal dito. Bahala na kung gusto ng lolo niya na ibenta ang manggahan. Nang makarating sila sa bayan, inuna na nilang bilhin ang mga malalaking mga kagamitan katulad ng tent at ng lamesa. Pagkatapos ay nagtungo na sila ng grocery store para bilhin ang nasa listahan na inabot sa kanya ng mama ni Arkin. Ako nang kukuha ng cart. Binaliwala niya ang sinabing ito ng binata. Dahil hawak niya ang listahan, nauna na siyang naglakad para magpasikot-sikot sa buong supermarket area. Maraming tao ngayon dahil weekend, pero dahil flexible naman gumalaw si Kate, hindi siya nahirapan na magpalipat-lipat ng supermarket aisle. Nahanap na niya ang iilan, pero hindi pa rin niya nakikita si Arkin. Naglakad siyang muli para hanapin ito. Mas lalo lang siyang nainis sa binata dahil napakabagal nitong kumilos. Gusto na nang matapos ito kaagad kaya nagmamadali siya. Pero dahil hindi niya makita si Arkin, pakiramdam niya ay nagsisimula na namang mag-init ang kanyang dugo. Umikot pa siya sa kabilang pasilyo. Nang makita niya ito ay nagmadaling naglakad si Kate palapit sa binata na kasalukuyang nakaupo sa sahig at tinutulungang pulutin ang mga pinamili ng isang matandang babae na nahulog mula sa cart nito. Umurong ang kanyang galit nang makita kung gaano kaseryoso si Arkin sa ginagawa nito. Kate! Tawag sa kanya ng binata nang makita siya nito sa hindi kalayuan. Hindi siya ngumiti pero hindi niya rin tinarayan si Arkin. Nako, iho, maraming salamat sa pagtulong mo sa akin. Hirap na rin talaga ako sa pagyuko. Maraming salamat sa pagmamagandang loob. Wala po yun, Nay. Nang bumaling kay Kate ang matanda ay ngumiti rin ito sa kanya. Napakaswerte mo, iha, at meron kang mabait na asawa. Umangat ang kilay ni Kate dahil sa sinabi ng matanda. Sasagot pa sana siya. Ang kaso ay tumalikod na ito at nagpatuloy sa pamimili. Hindi makapaniwala si Kate. Si Arkin, napagkamalang asawa niya. Hindi ba? Bagay tayo. Tingnan mo, kahit hindi pa tayo kasal, tinatawag na tayong mag-asawa. Dinig ni Kate ang pang-aasar sa tono ng pananalita ni Arkin. Magmula pa man noong mga bata pa sila, ang ugaling yun ang ayaw niya sa dating kaibigan. Mahilig itong mang-asar at siya naman ay palaging napipikon. Pwede na ba kitang tawaging misis ko? Inilapit pa ni Arkin ang mukha sa dalaga at itinaas baba nito ang kanyang dalawang kilay. Sa labis na pagkainis ni Kate ay tinulak niya ang pagmumukha nito gamit ang kanyang palad. Huwag kang lumapit sa akin. Naaalibad ba rin ako sa pagmumukha mo?
nang sabihin mo kinikilig ka kapag malapit ako sa'yo. Ani Arkin, saka kinindatan siya. Halos mag-arko ang kilay ni Kate. Iyan ba ang nagawa sa'yo ng pananatili mo sa Maynila sa loob ng ilang taon? Masyado nang naging makapalang pagmumukha mo. Nagsasabi lang naman ako ng totoo, Catherine. Ayaw mo lang aminin na hanggang ngayon gusto mo pa rin ako dahil ayaw mong kainin ang sinasabi mo. Hindi ba? Noon pa man, high school pa lang tayo, gusto mo na ako. Humakbang si Kate palapit sa binata at tinitigang mabuti ang mga mata nito. In your dreams. Pagkasabi niya ng mga salitang iyon, ay agad siyang tumalikod. Hindi pa man siya nakakalayo ay narinig niya ang halakhak ni Arkin na lalong nagpainit sa kanyang ulo. Kahit anong pangungulit sa kanya ni Arkin sa kanya, sa buong oras ng pamimili nila, hindi niya ito pinapansin. Tama si Arkin sa lahat ng sinabi niya kay Kate. High school pa lang sila ay may nararamdaman na sa kanyang kaibigan. At kahit ilang beses mang itanggi ni Kate iyon sa kanya, hindi siya titigil na kulitin ito hanggang sa tuluyan na ring bumigay sa kanyang dalaga. Bumalik siya ng Guimaras para muling makita ang dating kaibigan at para bisitahin ito. Pero hindi niya alam na ang balita tungkol sa pagbenta ng manggahan ang sasalubong sa kanya. The marriage deal is totally fine with him. Kapag kinasal sila ni Kate, ililipat na sa kanilang dalawa ang titulo ng lupa. At iyon ang mahalaga sa kanya. Ang mapanatiling pag-aari nila ang lugar dahil napakaraming alaala ang binuo nila ni Kate sa lugar na yun. Ako na ang magbubuhat nito. Pumasok ka na sa loob. Napahinto si Kate nang marinig ang sinabi ni Arkin. Hapon na nang makauwi sila dahil marami silang dinaan ng tindahan para bilhin ang mga natitirang nasa listahan. Alam niyang pagod si Arkin sa pagmamaneho kaya naisip niyang siya na lang ang magbubuhat ng mga pinamili nila papasok sa loob ng kusina. Pero dahil iyon ang sinabi ni Arkin, sino ba naman siya para tanggihan ito? Tutal pagod na rin naman siya. O anak, hindi mo man lang tinulungan ang kaibigan mo. Ngumiti siya sa kanyang ina. Kaya niya na yun, ma. Saka sabi niya, pumasok na raw ako. Nagiging masunurin lang naman ako. Umakyat agad si Kate sa itaas. Pagpasok niya sa kanyang silid, ay mabilis niyang hinubad ang suot niyang long sleeve. Nagpalit siya ng pambahay na t-shirt at agad siyang humiga sa kama. Ngunit ilang minuto lang ang lumipas ay hindi na siya mapakali. Tumayo siya at muling lumabas ng silid at dumungaw sa bintana para tingnan kung naroon pa si Arkin. Hinahanap mo ko? Napahawak siya sa kanyang dibdib nang marinig ang boses ng binata. Nang lingunin niya ito ay agad niyang nakita ang nakangisi nitong labi. Bakit ka naman nandito? Iaabot ko lang tong phone mo. Hindi mo yata napansin na naiwan mo sa pick-up. Mabilis niyang kinuha sa kamay ni Arkin ang kanyang phone. Nice home screen. Wallpaper by the way. Pinindot ni Kate ang power button nito at nakitang pinalitan ni Arkin ang wallpaper ng phone niya. Black lang yun dati, pero ngayon ay mukha na nito ang nakalagay roon. Humakbang siya palapit sa binata at mabilis na hilampas ito sa balikat. Hindi nagpatinag si Arkin. Nang umamba muli si Kate, nahahampasin siya nito ay mabilis niyang sinalo ang palapulsuhan nito at hinila ang dalaga palapit sa kanya. Kahit kailan nakakainis ka talaga. Naiinis ka sa akin dahil pinalitan ko ang wallpaper ng phone mo? Naiinis ako sa iyo sa lahat ng ginagawa mo. Pakiramdam ko sinasadya mong inisin ako. Kunwari ka pang gusto mo akong mapangasawa. I don't believe you. Mas lalong hinila ni Arkin palapit si Kate sa kanya. Sa tingin mo nagkukunwari ako? Oo. Tinitigan niyang mabuti si Kate hanggang sa nagkaroon siya ng pagkakataon para halikan ito sa gilid ng namumula-mulang labi ng dalaga. Napasinghap si Kate sa ginawa ni Arkin. Itinakip niya agad ang palad sa kanyang bibig at dali-dali siyang pumasok sa kanyang silid. Inilak niya ito para hindi na siya masundan ni Arkin sa loob. Hawak-hawak niya ang kanyang dibdib. Halos magwala ang puso niya sa lakas ng tibok nito.
Kahit ayaw mo akong pakasalan, gagawin ko ang lahat para makuha ko muli ang loob mo, Catherine. Hindi ako titigil hanggat hindi mo sinasabi na gusto mo na ako ulit. Pumikit ng mariin si Kate at sinubukang alisin sa kanyang isipan ang sinabi ni Arkin. Sigurado siyang ginagawa lang ito niyon dahil ayaw mawala ng binata sa possession nito ang plantasyon. Anak, bakit ganyan ang mga mata mo? Hindi ka ba nakatulog kagabi? Puna ng kanyang ina pagkababa niya sa kusina para kumain. Nako, siguradong nagbasa na naman niyang si Ate Ma. Parang hindi mo naman yan kilala. Tiningnan niya ang kapatid at nginitian ito. Noon ang dahilan ng kanyang pagpupuyat ay dahil sa pagbabasa niya ng libro. Samantalang kagabi, kaya hindi siya nakatulog ay dahil paulit-ulit na naaalala niya ang ginawang paghalik sa kanya ni Arkin. Big deal sa kanya ang bagay na yon. First kiss niya yon. Sa buong buhay niya, hindi pa siya nahahalikan ng kahit sinong lalaki. Maraming beses na may nagtangkang manligaw sa kanya noon. May mga sinubukan din siyang i-date, pero hanggang hawak lang ng kamay ang mga ito sa kanya. Walang sino man sa mga lalaki na nanligaw sa kanya ang nakahalik sa kanyang pisngi. Si Arkin lang ang may lakas na loob para gawin iyon. Anak, baka naman sa kapupuyat mo ay magkasakit ka na niyan, ha? Huwag po kayong mag-alala, hindi ko na po uulitin. Siya nga pala anak, darating ang ibang pinsan mo ngayong umaga kasama ang tito at tita mo. Alam mo naman siguro ang gagawin ano, patulungin mo sila sa pag-aasikaso para sa gatherings mamaya. Bakit ma? Anong oras po bang simula ng pag-aayos ng mga tent sa plantasyon? Ngayon, pagkatapos mong kumain ay pwede ka nang pumunta. Naroon na sina Arkin at mga pinsan niya. Dumaan nga rito kanina, tinatanong kung gising ka na. Eh kaso, tulog ka pa yata kaya hindi ka na namin kinatok. Sige ma, susunod ako ron. Kabado si Kate habang naglalakad papuntang plantasyon. May malawak na bahagi ang plantasyon kung saan maaaring pagtayuan ng mga tent. Iyon ang spot na palaging ginagamit kapag mayroong event ang kanilang pamilya. Medyo nanibago lang siya ngayon dahil unang beses nilang makakasama sa gathering ang pamilya ni Arkin. Yan na si Ate Kate! Napahinto si Kate sa paglalakad nang marinig niya ang sigawan ng mga pinsan ni Arkin na tumatakbo palapit sa kanya. Ang kagandahan lang sa kanilang pamilya, lahat sila ay close sa isa't isa. Maging ang mga pinsan na babae ni Arkin ay kaklose niya at kasundo niya sa lahat ng kalokohan. Ate Kate, namiss ka namin. Sabi ni Darren sa kanya at niyakap siya nito ng mahigpit sa bewang. Ganon din ang ginawa ng isa pang pinsan nito na si Kion. Gumanti siya ng yakap pabalik sa mga ito. Ang lalaki niyo na, in fairness, pumuti kayong dalawa. Ganon yata talaga ang nagagawa ng tubig sa Maynila. Siya nga pala ate, kapag kinasal na ba kayo ni Kuya Arkin, ibig sabihin ay sasama ka na rin sa kanya pabalik sa syudad? Hindi agad nakasagot si Kate. Hinihintay ng mga ito ang kanyang sagot pero ngiti lang ang ibinigay niya sa mga ito. Umiwas na si Kate sa mga pinsan ni Arkin. Nagtrabaho na lang siyang mag-isa. Kapag may lalapit sa kanya, lumalayo na siya agad. Sa totoo lang, hindi nakikita ni Kate ang kanyang sarili na nakatira sa ibang lugar. Hindi niya ma-imagine na iwan ang lugar na ito. Ang tahimik at mapayapang bayan ng Guimaras. Ang mababait na tao sa lugar at higit sa lahat ay ang plantasyon na ito. Hindi niya kayang iwan ang lugar na ito. Umupo siya sa isang tumbang kahoy at pinagmasda ng mayayabong na dahon ng mga mangga. Kita na rin ang kanyang mga mata ang pagsibol ng mga bulaklak nito. Ibig sabihin, sa mga susunod na buwan ay marami na muling bunga ang mga mangga sa plantasyong iyon. Pasensya ka na sa mga pinsan ko ha. Hindi niya na kailangan lumingon para malamang si Arkin yun. Kilalang kilala niya ang boses nito. Dahan-dahan itong umupo sa kanyang tabi. Masyado lang silang na-excite nang malamang ang tungkol sa kasal natin. They should know that I'm not going to accept the deal.
tanging buntong hininga lang ng binata ang kanyang narinig. Akala niya ay hindi na ito magsasalita, kaya nilingon niya ito. Doon niya lang napansin na kanina pa pala ito nakatitig sa kanya. You're not going to say anything? Umiling si Arkin. Wala naman akong magagawa kung ayaw mong tanggapin ang alok ng mga lolo natin. Naiintindihan kita, Catherine. Mali ako sa sinabi ko kahapon na pipilitin kita hanggang sa pumayag ka. I shouldn't have said that. Dapat ay nirespeto ko na lang ang desisyon mo. You're still my best friend, Kate. And I still do respect you. Hindi alam ni Kate kung matutuwa ba siya o madidismaya sa kanyang narinig. Nang tumayo si Arkin na tumalikod sa kanya, pakiramdam niya ay may parte sa pagkatao niya ang gumuho. Nakaramdam agad siya ng pagsisisi. Nanatili siyang tahimik ng buong umaga. Bandang hapon dumating pa ang ilan niyang pinsan, kabilang na roon si Isabel na kaedad niya. Maganda si Isabel, masayahin, at higit sa lahat ay madaling pakisamahan. Nagustuhan agad ni Isabel ang mga pinsan ni Arkin. Napansin niya rin ang simpleng pagngiti ni Arkin sa pinsan niya. Isabel is single too, just like her. Matagal na rin itong naninirahan sa Manila. Bagay na bagay ang pinsan niya at si Arkin. O anak, magsisimula na ang event. Hindi ka ba lalabas? Tanong ng kanyang ina nang pumasok ito sa loob ng kusina. Naroon siya kanina pa nakatulala habang hawak ang mug na may lamang kape. Masyadong malalim ang kanyang iniisip kaya lumamig na ito. Sige ma, susunod na po ako. Umakyat siya sa kanyang kwarto para maghilamos at magpalit ng damit. Simpleng t-shirt na kulay krema at tokong na denim ang sinuot niya. Nang makabalik siya sa plantasyon, malayo pa lang ay natanaw na niya ang dalawang matanda na seryosong nagkukwentuhan habang nasa magkabilang gilid nito ang pinsan niyang si Isabel at si Arkin. May kabang pumuno sa kanyang dibdib. Sa pagkakataong iyon ay hindi na siya mapakali. Nagbago na ba ang isip ng lolo niya? Si Isabel na ba ang napili nitong ipakasal kay Arkin at hindi na siya? Ate Kate, kanina ka pa namin hinahanap, saan ka ba nang galing? Tanong ng pinsan niyang si Caleb. Dahil medyo malakas ang boses nito, lahat ng taong naroon sa plantasyon ay napabaling sa kanya. Alanganin siyang umiti sa pinsan. Sa bahay, may inasikaso lang ako. Hinawakan siya nito sa braso at hinila patungo sa lamesa kung saan naroon ang maraming pagkain. Tara Ate Kate, kain tayo. Mauna ka na. Hindi pa ako nagugutom. Agad na nagpaalam si Kate sa kanyang pinsan. Gusto niyang umalis sa karamihan ng tao dahil pakiramdam niya ay nahihirapan siyang huminga. Bago siya tumalikod ay nagtama ang kanilang paningin ni Arkin. Mabilis siyang naglakad palayo sa karamihan at nagtungo sa dulong bahagi ng plantasyon kung saan may malawak na damuhan na pwedeng upuan. Matatanaw rin ang kalawakan dahil open ang area, ang lugar. Tumingala si Kate para pagmasdan ang kagandahan ng kalangitan at ng kumikinang na bituin. Dati-rati ay pumupunta siya rito para aliwin ang sarili. Ngayon nandito siya para kahit paano ay gumaan ang kanyang loob. Sigurado siyang nakita siya kanina ng Lolo Samuel niya, pero binaliwala lang siya nito dahil abala ito sa pakikipagkwentuhan sa isa pa niyang pinsan na si Isabel. Madilim dito, bakit mag-isa ka lang? Hindi siya sumagot sa tanong ni Arkin. Nang umupo ito sa kanyang tabi, ay sa kanya lang napansin na may dala itong maliit na lamp. Bakit ka nandito? Kasi nandito ka? Natahimik siya sa sagot nito. Yung totoo, bakit ka nandito? Gusto kitang makasama. Bakit naman akong gusto mong makasama? Bakit hindi si Isabel? Ikaw ang gusto ko. Saka bakit nasali sa usapan ng pinsan mo? Bumuga ng hangin si Kate. Kasi mas maganda siya at saka mas magkakasundo kayong dalawa dahil matagal na rin siyang nakatira sa Manila. Kapag kayo ang nagkatuluyan, sigurado akong mas magiging madali para sa inyong dalawa ang mag-adjust sa isa't isa.
Why are you telling me this? Nagkibit balikat si Kate. Bakit nga ba sinasabi niya yon kay Orkin? Sigurado ako na kapag hindi ako pumayag sa kasal na to, si Isabel ang pwede niyang ipalit sa akin. Bakit mo naman naisip yan? Dahil posibleng iyon ang mangyari. Sige, ipagpalabayin nating posibleng ang mangyari ang bagay na yon. Pero may tanong ako sa'yo, Catherine. Papayag ka bang maikasal ako sa pinsan mo? Nilingon niya si Arkin. Nakatitig ang binata sa kanyang mukha. May sinasabi ang mga mata nito, ngunit hindi niya matukoy kung ano iyon. Kung yun ang magiging desisyon ng mga lolo natin, wala naman akong magagawa, Arkin. Pero may choice ka, Kate. Sabihin mo lang na gusto mo ako. Sabihin mo lang na gusto mong ikasal sa akin. Pagkatapos yun na hindi na tayo maghihiwalay pa, ano bang ikinakatakot mo? Kitang-kita sa mga mata mong may nararamdaman ka para sa akin. Pero pilit mong tinatanggi. Bakit, Kate? Umiwas siya ng tingin kay Arkin. Sa tingin mo, bakit? Kaya nga kita tinatanong dahil hindi ko rin alam. Iniwan mo ko, Arkin. Naalala mo, ilang beses akong nagmakaawa sa'yo na huwag ka nang umalis pero ginawa mo pa rin. Because I had to do it. I had to stay away with you. Bakit? Dahil gusto kong malaman kung kaya ko bang wala ka sa buhay ko. Nalaglag ang balikat ni Kate nang marinig ang sinabi nito. You did not come home for 5 years. Ibig bang sabihin niyo na nakayanan mo nang wala ako? You thought that I didn't come home, but I did. Every summer, I came home for you. Liar! You can ask your parents about it. Nakiusap lang ako na wag nilang sabihin sa'yo. Because in those times, kahit makita lang kita sa malayo ay masaya na ako. Inabot ni Arkin ang kamay ni Kate. Just because you didn't see me doesn't mean I wasn't there. I was here with you every summer. Pinapanood kita habang nagbabasa ka habang nakahiga sa ilalim ng mga dahon. Lumambot ang ekspresyon ng mga mata ni Kate. Bakit hindi mo sinabi kaagad sa akin yan? I planned to. Ang kaso, inunahan mo ko ng pagsusungit mo. At first, I find it cute, but it's somewhat irritating. Muling sumama ang tingin niya sa binata. Dahil nainis siya sa sinabi nito, kaya hinampas niyang paulit-ulit sa braso si Arkin. Aray ko, biro lang. Irritating pala ha. Akmang hahampasin niya muli sa braso si Arkin nang masalo nito ang kamay niya. Mabilis na nilayo ng binata sa kanilang dalawa ang lampara nang sa gayon ay makaganti siya kay Kate sa pamamagitan ng pagkilite sa bewang nito. Kate resisted pero mas malakas si Arkin sa kanya. Kaya ang ending, napahiga silang dalawa sa damuhan. Sa ilalim ni Kate habang nasa itaas naman si Arkin. Pareho silang naghahabol ng hininga. Dahil nakaawang ang labi ni Kate, hindi na pinalagpas ni Arkin ang pagkakataong iyon para halikan ng dalaga. Nag-expect siya na magagalit ito dahil sa kapahangahasan ginawa niya. Pero hindi umalma si Kate. Sa pagkakataong iyon ay hinayaan niya si Arkin na halikan siya. Anak, gising ka na ba? May bisita kang naghihintay sa iyo sa baba. Inihilamos ni Kate ang kanyang dalawang palad sa mukha at saka mabilis na bumangon sa kama. Sino raw po? Tanong niya nang buksan niya ang pinto sa kanyang silid. Masayang mukha ng kanyang ina ang bumungad sa kanya. Sino pa ba? Siyempre si Arkin. Kinabahan agad si Kate nang marinig niya ang pangalan ng taong naghihintay sa kanya sa ibaba. Hindi niya maiwasang magpanik. Sige po, Mama. Mag-aasikaso lang po ako. Ngumiti ang kanyang ina saka tumango. Hinintay niya pa itong umalis bago niya muling isinara ang pinto. Habang naliligo ay bigla niyang naalala ang nangyari sa kanila ni Arkin kagabi. Habang nagkakasiyahan ng lahat sa gatherings, ang mga ito ay walang kaalam-alam sa nangyari sa pagitan nilang dalawa. They've shared a kiss at hindi lang basta halik iyon. It was a passionate kiss. Napahawak si Kate nang kumabog ang dibdib niya.
Nakatingin siya sa salamin habang sinusuklay ang kanyang mahabang buhok. Nang dumaan ang tingin niya sa sariling dabi, ay napahawak siya roon. Hindi na yata makakalimutan ang pangyayaring iyon. Tinapik-tapik niya ang pisngi habang naglalakad pababa ng hagdan. Nasa kusina ang kanyang buong pamilya. Naroon din si Arkin na nakangiti sa kanya. Ngumiti siya pero hindi niya sinalubong ang mga tingin nito. Ipinaalam ka sa amin ni Arkin, Kate. Gusto ka raw niyang isama sa high school alma mater niyo. Tumango siya agad. Kung papayag po kayo, sige po, sasama ako. Nagkatinginan ang kanyang mga magulang habang si Arkin ay napangiti sa sinabi niya. Sure ka, anak? Opo, bakit po? Mukha bang hindi ako sigurado? Nagulat siya nang ilapat ng kanyang kapatid na si Kier ang palad nito sa noon niya. Agad niyang tinampal ang kamay nito. Tinitingnan ko lang naman kung nilalagnat ka. Bakit naman ako lalagnatin? Wala naman. Nakakapanibago lang na hindi ka tumatanggi kay Kuya Arkin ngayong araw. Ilang beses nagpalipat-lipat ang tingin ni Kier sa kanilang dalawa ni Arkin. Oh my gosh! Huwag niyong sabihin na okay na kayong dalawa. Napatingin siya kay Arkin na ngiting-ngiti. Maging ang mga magulang nito ay napangiti na rin ang ma-realize nilang hindi na kaaway at peste ang tingin niya kay Arkin. Dahil sa labis na hiyang nadarama, mabilis na tumayo si Kate at lumapit kay Arkin para hilahin ito patayo. Ma, sa labas na lang po kami kakain ni Arkin. Alis na po kami ng maaga para hindi kami tanghaliin. Bakit kayo tatanghaliin eh wala namang traffic dito sa atin? Imbis na sagutin ang tanong ng kapatid, ay sinamaan niya na lang ito ng tingin. Mahihinang halakhak ni Arkin ang narinig ni Kate nang makarating sila sa labas. Hinampas niya ang binata sa braso. Bakit ka ba kasi ngiti ng ngiti? Bakit? Anong masama sa pagngiti ko? Dahil sa'yo nalaman nilang okay na tayo. Oh, hindi ba mas magandang ang malaman nila na okay na tayo? Kahit paano, gagaan ang pakiramdam ng mga magulang natin. May punto naman si Arkin, pero hindi pa rin niya mapigilang mainis. Lumapit ito sa kanya at hinawakan ng kanyang kamay. Galit ka ba? Sorry na. Gusto mo bang bumalik ako sa loob para sabihin hindi tayo okay? Naningkit ang mga mata ni Kate sa binata. Ako ba pinagloloko mo? Ngumiti ito ng ubod ng tamis. Hindi ah. Bakit naman kita lolokohin? Love kaya kita. Aminado si Kate sa sarili na kinilig siya sa sinabi ni Arkin. Pero hindi niya yun pinahalata. Bagkos ay inirapan niya lang ito. Umikot siya sa kabilang bahagi ng sasakyan para sumakay sa passenger seat. Sumunod naman sa kanya si Arkin. Ilang taon na ang lumipas nang huli silang tumungtong sa kanilang high school alma mater. Kung hindi nagkakamali ng tansya si Kate, ay 5 taon din silang hindi nakabalik doon ng magkasama. Bakit ba tayo pupunta pa ron? Tanong niya habang nasa biyahe sila. Bibisita lang tayo sa mga teachers natin at magbibigay na rin ng pasalubong. Pasalubong? Tinuro ni Arkin ang mga maliliit na paper bag na nakalagay sa echo bag na nasa back seat. Anong laman yan? Pasalubong nga. Galing sa Manila? Umiling ang binata. Eh, san galing? Mula sa puso ko at sa puso mo. Wedding invitation nating dalawa. Ano? Gulat niyang tanong. Just kidding. Dried mangoes lang ang mga laman niyan. Hinanda ng papa mo para ibigay sa mga teachers natin. Hindi itatanggi ni Kate na kinabahan siya nang sabihin ni Arkin na wedding invitation ang mga laman niyon. Mabuti na lang at nagbibiru lang ang binata. Kinabahan ka, no? Hindi ah. Bakit naman ako kakabahan? Ngumisi si Arkin. Huwag kang mag-alala. I'm going to ask you properly. I won't assume. I won't do anything that will irritate you or make you feel bad. Dapat lang.
Tumawa si Arkin at inabot ang kanyang kamay. Ang sungit mo talaga, pero kahit ganun ikaw pa rin ang gusto ko. Saad nito at hinalikan ang kanyang mga kamay. Masayang-masaya ang mga guro ng kanilang alma mater sa kanilang pagbisita. Lalo na at may dala silang pasalubong para sa mga ito. Mag-best friend pa rin ba kayong dalawa? Or more than best friends na? Tanong ng kanilang fourth year advisor na si Mrs. Lim. Hulaan niyo po ma'am. Biro ni Arkin sa kanilang dating guro. Sa tingin ko ay more than friends na. Hindi naman siguro kayo pupunta rito ng magkasama kung hindi nag-level up ang samahan yung dalawa. Tipid nang umiti si Kate sa sinabi ng guro. Mr. Rivero, Miss Sevilla. Sabay silang lumingon nang makita ang kanilang dating principal na hanggang ngayon ay principal pa rin ng eskwelahan. Magalang na bumati ang dalawa. Oh, kamusta? Kailan ang kasal yung dalawa? Lahat ng mga gurong nasa paligid ay agad na napahinto sa kani-kanilang ginagawa at napatingin sa dalawa. Po? Naguguluhang tanong ni Kate. Sus, iha. Huwag mo nang itanggi. Nang minsang dumalaw ako sa Lolo Samuel mo ay nabanggit niya sa akin ang plano nila ng lolo nitong si Arkin para sa kasal nyo. So may exact date na ba ang kasal nyong dalawa? Huwag nyo kaming kakalimutang imbitahan, ha? Malambing na tura ng principal. Hindi nila alam kung anong sasabihin dahil nagsimula na silang tuksohin ang mga guro na naroon. Tanghali na nang magdesisyon silang magpaalam sa mga ito. Ang akala ni Kate ay uuwi na sila, pero biglang lumihis ng daan ang kotseng minamaneho ni Arkin. May iba pa ba tayong pupuntahan? Arkin nods. Let's go to the beach. Hindi lang sa plantasyon ang manggahan ang palagi nilang pinupuntahan nung mga bata pa sila. Mahilig din sina Kate at Arkin sa dagat. Grabe, ang ganda pa rin dito. Karamihan sa mga puno ng nyug ay matataas, pero mayroon din namang mababa na siyang nagsisilbing lilim ng mga taong bumibisita sa lugar na ito. Bihira ang nagtutungo rito dahil tago ang lugar. Mga local na residente lang na gimaras ang nakakaalam ng lihim na daan patungo roon. Ilang taon na rin tayong hindi nakapunta rito pero hindi pa rin ito nagbabago. You're right. This is still our haven. Still in touch. Pagsang-ayon ni Arkin kay Kate. Sabay silang umupo sa buhanginan. Umusod si Arkin sa tabi ni Kate at mabilis na kinuha nito ang kamay ng dalaga. I want to ask you something at gusto ko maging totoo ka sa isasagot mo. Do you like me, Catherine? Matagal na tumitig si Kate sa mga mata ni Arkin. Marahan siyang tumango. Can you say that you like me? I like you. I like you so much. No, in fact, liking you is an understatement. I think I'm in love with you, Arkin. Nakahinga ng maluwag si Arkin nang marinig ang sagot ni Kate. Ikaw, gusto mo ba ako? Nahihiyang tanong ng dalaga. Inangat ni Arkin ang kanyang kamay at inabot ang pisngi ni Kate para haplusin ito. Hindi lang kita gusto. Mahal kita, Kate. Hindi ko kakayanin kung hindi ikaw ang makakasama ko sa habang buhay. Kaya sana pumayag ka na sa hiling ni na lolo sa atin. Sana pumayag ka ng pakasalan ako. Kaya mo ba ako gustong pakasalan eh dahil mahal mo ko? O gusto mo lang na mapanatiling pag-aari natin ang plantasyon? Both. Gusto kitang pakasalan dahil mahal kita. At gusto kong mapanatiling sa atin ang plantasyon dahil alam kong parehong importante sa atin ang mango farm. Doon tayo lumaki. Doon natin binuo ang mga pangarap natin. Ikaw ba? Tatanungin kita. Makakaya mo bang ibenta na lang nila lolo ang farm? Marahang umiling si Kate. Oh, iyon naman pala. We both want to keep it. Isipin na lang natin na mas maaalagaan natin kung tayo ang magiging may-ari ng manggahan.
Ano sa tingin mo? Hindi sumangkot si Kate bagkos ay niyakap na lang niya si Arkin. So, is that a yes? Gusto mo na ba talaga akong pakasalan? Kumala sa pagkakayakap si Kate sa kanya. Inangat ni Kate ang dalawa niyang kamay at hinawakan ng magkabilang pisngi ni Arkin. Saka mabilis niyang pinataka ng halik sa labi ang binata. Yes, pumapayag na akong ikasal sa'yo. Habang nasa biyahe sila ay napag-usapan na rin nilang dalawa kung paano sasabihin ang kanilang desisyon sa kanilang mga magulang. Hindi ko maiwasang magtaka. Bakit kaya nagmamadali si na lolo na ikasal tayo? Hindi ba pwedeng engagement lang muna? Nakasimangot na sabi ni Kate habang kinakalas nito ang seatbelt na nakaharang sa katawan niya. Sa wakas ay naihatid na rin siya ni Arkin sa kanila. Bumaba rin ang binata para maihatid siya nito sa loob ng bahay nila. Madilim na rin kasi nang makauwi sila. Labis na nagtaka si na Arkin at Kate kung bakit walang ilaw ang buong bahay, samantalang ang ibang bahay na malapit sa kanila ay mayroon naman. Wala yata sila, Mama. Nang pihitin ni Kate ang siradora ng main door ng kanilang bahay, nagulat siya nang bumukas ito. Iniwan nilang bukas ang pinto ng bahay? Aniya kay Arkin. Gusto mo bang samahan kita papasok sa loob para hindi ka matakot? Tumawa ng mahina si Kate. Bakit naman ako matatakot? Eh matagal na akong nakatira rito. You mean, hindi ka natatakot sa kadiliman ng bahay niyo? Paano kung may multo? Hindi naman ako masasaktan ng multo. Saka ikaw, ang tanda mo na, nagpapaniwala ka pa rin sa mga ganon. Baka ikaw ang natatakot. Ako? Matatakot sa multo? Hindi no? Sa'yo lang kaya ako natatakot. Mabilis na humawak si Arkin sa bewang ni Kate at hinila niyang dalaga palapit sa kanya. Mabilis niyang dinampian ang halikang labi ni Kate. Ngunit kasabay niyon ay ang pagbukas ng mga ilaw sa loob ng bahay. Hindi agad nakagalaw sina Kate at Arkin nang makita nilang naroon ang kanilang pamilya. Nang matauhan ay mabilis na itinulak ni Kate palayo sa kanya ang binata. Muntik pang malaglag ang cake na hawak ng ina ni Kate. Mabuti na lang ay nasa luyo ng papa niya. Ang mga magulang naman ni Arkin ay natigilan sa kani-kanilang posisyon. Samantalang ang kanilang mga lolo ay nakangisi habang nakatingin sa kanila. Happy birthday, Ate Kate! Bati sa kanya ni Kier, may hawak pa itong lobo. Normal lang kay Kate na makalimutan niya ang petsa ng kanyang kaarawan. Ilang minuto lang ang lumipas bago napagtagpi-tagpi ni Kate ang pangyayari ngayong araw. Kaya siya sinundo ni Arkin para makapag-ayos ng bahay ang kanyang pamilya para sa sorpresa na inihanda ng mga ito para sa kanya. Alam ni Arkin ang lahat pero nagawa pa nitong halikan siya. Sinadya mo. Mahina ngunit mariin na sabi niya rito. Itinaas naman ni Arkin ang kanyang dalawang kamay na parang sumusuko. Sorry na. Nakangisi nitong sagot sa kanya. Kailangan yung ipaliwanag sa amin kung ano yung nakita namin. Sabay silang bumaling sa kanilang mga lolo. Sa pagkakataong iyon, alam nilang wala na silang kawala sa mga ito. Lumapit si Arkin kay Kate at hinawakan ang kamay nito. Alam din ni Kate na walang idudulot na mabuti kung mag-iinarte pa siya. Arkin sighed before he started speaking. We've decided to accept the deal you offered us. Magpapakasal kaming dalawa ni Catherine para hindi nyo na ibenta sa ibang plantasyon. Sigurado na ba kayong dalawa sa desisyon nyo? Baka naman napipilitan lamang kayo. Sabay silang umiling. Hindi ko po kayang malayo kay Kate, Lolo Samuel. Kapag ka pinakasalan mo ang apo ko, ibig sabihin ay hindi ka na kailanman makakabalik ng syudad. Dahil kilala ko yung apo kong yan. Ayaw nito sa lugar na maingay at magulo. Tumango si Arkin. Tatanggapin ko po kung iyon ang gusto niya. Susundin ko po kung ano ang mga hiling niya. Noon pa man alam ko nang kami ang para sa isa't isa.
Kaya kahit na nasa Maynila ako at nagkolehiyo ay hindi ko nagawang humanap ng ibang babae. Dahil alam kong may babalikan ako dito sa Guimaras. Nakatingin lang si Kate kay Arkin habang nagsasalita ito. Marami pa pala siyang hindi alam kay Arkin. Nang pumunta ito sa Manila para mag-aral ang akala niya ay nagkaroon ito ng girlfriend doon. Mali siya ng hinala. Eh, ikaw naman, Catherine. Bakit mo naisip na pumayag na magpakasal kay Arkin? Humigpit ang hawak ni Kate sa kamay ni Arkin. I've never had relationships. Hindi ko makita ang sarili ko nakasama ang ibang lalaki habang tumatanda ako. I was mad at Arkin because I thought he'd forgotten me. Kaya nung dumating siya rito, masama ang loob ko at ilang beses ko rin siyang pinagtabuyan. But now I know the truth. He told me the truth that I needed to hear. Dahil doon, nagbago ang isip ko. I can't let him marry another girl, Lolo. I want him to be mine. Because I know and I believe that we belong to each other. Yun naman pala, pinahirapan niyo pa kaming dalawa. Ang akala namin ay hindi kayo papayag at hindi niyo makikita ang halaga ng isa't isa sa buhay niyo. Sabi ng lolo ni Arkin. Lumipas ang ilang linggo at nagsimula ng mag-asikaso sina Arkin at Kate ng mga kakailanganin nila para sa kanilang nalalapit na kasal. Ang totoo niyan, sinubukan nilang makiusap sa mga lolo nila kung maaari bang sa sunod na taon na lamang sila ikasal. Ngunit mahigpit na tumanggi ang mga ito. Malakas talaga ang hinala ko na kaya gusto nila tayong ikasal ng maaga ay dahil gusto na nilang magkaapo. Napahinto sa pagsasalansa ng mga wedding invitation si Kate nang marinig ang sinabi sa kanya ni Arkin. Bakit? Mag-aanak ba tayo kaagad pagkatapos ng kasal natin? Diretsahan niyang tanong dito. Napalunok na lamang si Arkin ang marinig ang tanong ng kanyang nobya. Ikaw, kung gusto mo. Bakit? Gusto mo na ba? Hindi ba masyado tayong bata para magkaroon ng anak? 22 pa lang tayo. Tingnan natin kung anong mangyayari sa atin pagkatapos ng kasal. Tumango lang si Kate sa sinabi ni Arkin at ipinagpatuloy nito ang ginagawa. Samantalang sa isang tabi ay hindi mapakali si Arkin. May gusto siyang itanong sa nobya, ngunit nag-aalangan naman siya kung itutuloy niya ito o hindi. May sasabihin ka ba? Oo sana, kaso. Eh di sabihin mo na, hindi yung para kang bulater yan na hindi mapakali sa pwesto. Humarap siya kay Kate. Humugot muna siya ng malalim na hininga bago nagsalita. Tutal, napag-uusapan na rin natin ang tungkol sa pagkakaroon ng anak. May idea ka ba kung paano yun ginagawa? Why? Haven't you tried it? Ikaw ang lalaki. Excuse me, hindi ba malinaw na sinabi kong wala akong naging girlfriend? Eh bakit ako ang tinatanong mo? Wala rin naman akong naging boyfriend. Paano tayo gagawa? Alam mo, imbis na yan ang pinoproblema mo, what if tulungan mo na lang akong mag-ayos nito? Kanina ka pa nagkukwento riyan. Halatang sinasadya mo para hindi mo ako tulungan. Ang sungit mo talaga kahit kailan. Inirapan siya ni Kate. Nang hapon na iyon ay bumisita sa kanila ang dati nilang kaklase, nang malaman ng mga ito na ikakasal na silang dalawa, nagsiuwian ito ng probinsya. Napuno ng ingay ang unang palapag ng bahay ni na Kate dahil sa mga tao. Naalala nyo, dati nung kinuha natin yung baon ni Kate para itago, galit na galit sa atin nun si Arkin. Ready na siyang suntukin ako nun. Mabuti na lang mabait itong si Kate at pinigilan niya itong loko na to. Si Brent ang nagsasalita. Kapareho rin ito ni Arkin na engineering ang course na tinapos. Maituturing na isa sa mga malalapit na kaibigan ni na Kate at Arkin sina Brent, Julie, Jasper at Mike. At ang apat na iyon ay kasalukuyang nagkukwento ng mga alaala na meron sila nung grade school hanggang high school. Pero seryosong usapan, ilang anak ba ang balak niyong gawin? Natahimik sina Arkin at Kate.
Huwag niyong sabihin hindi niyo pa napag-uusapan ang tungkol sa bagay na yun. Sabay na umiling ang dalawa sa kanilang mga kaibigan. Umayos sa pagkakaupo si Julie at humarap kay Kate. Huwag niyong sabihin na hindi niyo pa nasusubukang gawin ang bagay na yun. Kinuha ni Kate ang unan at ibinato kay Julie. Pwede ba? Huwag niyo nang itanong sa amin ang mga ganyang bagay. Privacy naman. I never heard of it. Tumayo si Jasper at inakbayan si Arkin. Nox naman. Respectful naman pala ang ating groom-to-be. Walang ibang ginawa ang mga ito kundi asa rin silang dalawa. Magdidilim na ng magpaalam ang mga ito sa kanila. Habang nagliligpit sila ng mga kalat sa loob ng bahay, lumapit si Arkin kay Kate para yakapin ito. May problema ka? Umiling si Arkin. May gagawin ka ba mamayang alas 9 ng gabi? Wala naman. Bakit? Pwede ka bang pumunta sa dati nating tagpuan ng mga bata pa tayo? Humarap sa kanya si Kate. Sa plantasyon? Doon sa ilalim ng pinakamalaking puno ng mangga? Oo, dun nga. Titingnan ko. Pero gabi na kasi, baka hindi ako payagan ni Mama na lumabas. Edi takas ka. Kagaya nung palagi mong ginagawa noon kapag napapagalitan ka. Mahinang tumawa si Kate. Susubukan kong pumunta mamaya. Arkin nodded. He leaned closer to her and gave her a quick kiss on her lips. Nang dumating ang mga magulang nito galing sa trabaho, ay nagpaalam na rin si Arkin sa kanya at sa kanyang mga magulang. Nagdadalawang isip si Kate kung magpapaalam ba siya sa kanyang mga magulang o susundin niya ang sinabi ni Arkin na tumakas na lang. Madilim na sa labas. Kapag tumakas siya, walang makakakita sa kanya na naglalakad patungo sa plantasyon. Walang ideya si Kate kung bakit siya pinapapunta roon ng binata. Siguro ay nais lang nitong maranasan ang palagi nilang ginagawa nung high school sila. Tuwing gabi kasi ay lumalabas siya noon para magkaroon sila ng oras na magkita ni Arkin at makapagkwentuhan habang nakatanaw sa kalangitan. Malayo pa lang siya nang matanaw niya ang kumikinang na maliit na ilaw na nakapaikot sa ilalim ng puno ng mangga. Napangiti si Kate nang ma-realize niya ang ginawa ni Arkin. Patakbo siyang lumapit sa kinaroroonan ng ilaw at mas lalo siyang namangha dahil habang papalapit siya sa malaking puno ay mas malinaw niyang nakikita ang naka-organize na picnic mat at mga pagkain sa damuhan. Inikot niya ang kanyang paningin. Hinanap niya si Arkin sa paligid ngunit hindi niya ito makita. Impit siyang napatili nang mayroong pumulupot na braso sa kanyang bewang. Hi! Bati sa kanya ni Arkin at saka hinalikan siya sa gilid ng kanyang noo. Anong meron? Bakit mo ginawa to? Bago ko sagutin ang tanong mo, gusto ko munang malaman kung nagustuhan mo ba ang surprise ko para sa'yo. Siyempre naman, nagustuhan ko. Inalalayan siya ng binata na umupo sa picnic mat. Naisip ko kasi na hindi man lang tayo nakapag-date magmula nung umuwi ako rito. Pareho tayong naging abala sa mga gawain para sa kasal. Nakalimutan ko na nga hindi man lang kita naligawan ng maayos. Ibig sabihin kaya mo ginawa ito dahil nagigilty ka? Sort of. But mostly it's because I think you deserve this date. High school pa tayong dalawa nung huli tayong humiga sa ilalim ng malaking punong ito. So much memories in here. Arkin nods. Kaya nga dapat ay alagaan natin itong plantasyon lalong-lalo na ang punong ito nang sa gayon ay maabutan pa ito ng mga magiging anak natin. Wala pa ba si Catherine? Anong oras na? Tanong ni Brent kay Arkin. Kanina pa sila nasa labas ng simbahan at hinihintay ang babaeng kanyang pakakasalan. Nako, pre, baka naman hindi sisipot yun ha? Sira, bakit naman hindi siya sisiputin? Baka natagalan dahil nasiraan ang sasakyan, huwag mo ngang pinapakaba si Arkin, baka mamaya umiyak yan. Ngumiti lang si Arkin sa kanyang mga kaibigan.
hanggang dito sa simbahan ay inaasal siya ng mga ito. Halos 10 minutes na kasing late si Kate. Ilang beses nang tinawagan ng organizer ng event ang mama nito pero walang sumasagot. Ilang sandali pa ay nakarinig sila ng busina. Nang makita niya ang bridal car ay doon na nakahinga ng maluwag si Arkin. Ayan, naariyan na yung bride. Pwede ka nang huminga, tol. Nagtawanan pa ang mga ito, saka siya itinulak papasok sa loob ng simbahan. Nang nasa posisyon na siya, lumapit sa kanyang organizer at binanggit sa kanya nito ang dahilan kung bakit na-late si Kate. Nagpalit pala ito ng wedding gown. Imbis kasi na puti ang suot nito na gown, ay napalitan ng kulay krema sa tingin niya, mas bumagay naman sa kanyang nobya. Habang naglalakad si Kate patungo sa kanya, ay hindi niya maiwasang maiyak. For the past years, tiniis niyang hindi ito lapitan. Sinubukan niya ang sarili kung hanggang saan ang kaya niya. Takot siya noon na lumayo kay Kate dahil baka hindi niya kayanin. They grew up together and he made a big decision by going to the city to study for college. He broke her heart, that's why she got mad at him. Pero heto sila ngayon, ikakasal na. Sorry, last minute na nagpalit ako ng wedding gown. Si Lolo kasi gusto niyang isuot ko yung damit ng mama noong ikinasal sila ni Papa. Mabuti na lang kumasya sa akin. Ngumiti lang si Arkin habang nakatitig kay Kate. Kahit ano pang isuot mo, maganda ka pa rin sa paningin ko. Pagkatapos ng kanilang kasal sa simbahan, sa malawak na plantasyon, nagtipon-tipon ng lahat ng kanilang kapamilya at mga kaibigan. Hindi ako makapaniwalang dahil sa ating mga apo ay magbubuklod ang ating pamilya. Nagyakapan ng dalawang matanda sa harapan ni na Kate at Arkin. Ngayong kasal na kayong dalawa, pwede na ba kaming humiling ng apo sa tuhod? Agad-agad, Lolo! Hindi pa nga lumilipas ang isang buong araw na kasal kaming dalawa, hihingan nyo na kaagad kami ng apo. Reklamo ni Kate na ikinatawa ng mga bisita pati na rin ang kanilang mga magulang. Sabi ko na nga ba, kaya nyo lang kami gustong magpakasal ng maagay dahil gusto nyo ng apo. Tumawa ang dalawang matanda at bumalik ang mga ito sa kanika nilang pwesto. Sumunod namang nagsalita sa harapan ng kanilang mga magulang at mga piling kaibigan na dumalo sa kanilang kasal. It was a mixture of bittersweet moments. Masaya silang dalawa dahil sa wakas ay nakuha na nila ang happy ending na pinangarap nila nung bata pa lamang sila. Ngunit malungkot din dahil aalis na sila sa poder ng kanilang mga magulang. 5 years later, Arkin, nakalimutan mo na namang i-flush yung toilet? Sigaw ni Kate sa kanyang asawa. Lumabas ito sa silid nila. Buhat-buhat nito ang kanilang isang taong gulang na anak na pinangalanan nilang Alistair. Sorry na, biglang umiyak si Baby Ali. Siyempre inuna ko na si Baby. Pinaningkitan niya ng mata si Arkin. Ang galing din naman ng excuses mo, no? Halos pare-pareho sa loob ng 5 taon nating pagsasama. Ganun na talaga, love. Kasing consistent ng pagmamahal ko sa'yo. Imbis na magsalita pa ay inirapan niya na lang ang asawa. Ngayon niya lang napatunayan na old habits die hard. Noong mga unang buwan ng kanilang pagsasama, kahit paano ay nagagawa niyang intindihin si Arkin. Pero ngayon, parang gusto niya na lang tirisin ang sariling asawa. Pero may mga pagkakataon din namang naiintindihan niya ito. Pareho rin kasi silang may trabaho. Ang nag-aalaga sa kanilang anak ay ang yaya nito na nasa bahay lang nila kapag umaga. Pagsapit ng gabi, sila na ang nagbabantay kay Ali. Nako, ganun talaga ang mga asawa nating lalaki. Akala nila robot tayong mga babae. Imagine, pag uwi ko, ako pa rin ang maghuhugas ng pinggan. Ako pa ang magluluto. Kaya nga nung una masipag ang asawa ko. Ngayon ewan ko na. Habang tumatagal yata, tinatamad ng magtrabaho sa bahay.
Naging libangan na ni Kate na pakinggan ang mga sentiments ng kanyang mga katrabaho tuwing oras ng tanghalian. Sa tuwing naririnig niya ang mga kwento nito, naisip niyang maswerte pa rin talaga siya na si Arkin ang napangasawa niya. Mabuti at pagfa-flash sa CR lang ang problema niya rito. Pero pagdating sa ibang gawaing bahay, halos wala siyang masabi dahil mas masipag pa ito sa kanya. Nauunang umuwi si Arkin sa kanya palagi. At pagdating niya sa bahay, wala na siyang ibang aasikasuhin kundi ang kanyang sarili. Tuwing Sabado naman ay umuwi sila sa bahay ng mga magulang ni Kate at minsan ay sa bahay ni nang ina ni Arkin. Kamusta naman kayong dalawa? Pareho kayong abala sa trabaho. Nakakapagkwentuhan pa ba kayo sa gabi? Kinakamusta niyo pa ba ang isa't isa? Hindi sila agad nakasagot sa tanong ng mama ni Kate. We're trying, ma. Pero minsan ang hirap talagang humanap ng oras para gawin yun. Don't let work compromise your relationship as husband and wife. Magpahinga rin kayong dalawa. You've been working so hard for the sake of your future yet you're not taking care of your own relationship. Pakiramdam ni Kate ay tumagos sa puso niya ang sinabi ng kanyang ina. Minsan talaga, nahihirapan siyang i-budget ang oras sa mga bagay. Nang gabing iyon natulog ang kanilang anak sa silid ng kanilang mga magulang. Nagdesisyon silang hindi muna umuwi sa bahay nila. Nang matapos ang kanilang mga gawain ay sabay silang umupo sa dulo ng kanilang kama. May gagawin ka pa? Tanong ni Arkin kay Kate. Wala na. Ikaw ba? Wala na rin. Gusto mo bang maglakad-lakad muna tayo sa labas? Sa plantasyon? Sa ganitong oras? Kunot noong tanong ni Kate sa asawa. Bakit hindi? Ano, takas tayo? Mahinang tumawa si Kate. Paano kapag nagising si Ali? Sinamaman ang bahala sa kanya. Ilang minutong pangungumbinsi pa ang ginawa ni Arkin sa asawa bago niya ito napapayag. Madilim na sa labas ngunit may mga ilaw sa paligid ng plantasyon. Maliwanag din ang buwan at napakaraming bituin sa kalangitan. Magkahawak ang kanilang kamay habang naglalakad patungo sa ilalim ng puno ng paborito nilang tambayan. 5 years na tayong mag-asawa. Kaya nga, napakabilis lang lumipas ng panahon. Hindi natin mamalayan, binata na pala si Alistair. Umupo sila sa damuhan habang tinatanawang kumikinang ng mga tala. Pangarap kong makatagpo rin siya ng isang matalik na kaibigan na magiging kasangga niya sa lahat ng problema na darating sa kanya. Saad ni Kate. I wish that would happen too. Do you still love me, Kate? After all these years? Hinarap ni Kate si Arkin at hinaplos ang pisngi nito. Of course I do. Bakit hindi mo ba nararamdaman? I feel it. All the time. Sa tuwing naiinis ka sa akin. Sa tuwing pinapagalitan mo ako. Sa tuwing nagkakamali ako. Kahit na alam kong may mga pagkakataong palpak ako, hindi mo pa rin ako sinusukbuan. Kahit naiinis ka sa tuwing hindi ko finaflash ang CR. Kahit na hindi ko nahuhugasan ang mga pinggan sa sink. Hindi mo pa rin ako iniiwan. Hindi ka nagsasawa na intindihin ako. Hindi ka nagsasawa na alagaan si Ali. Kahit madalas na ikaw lang ang bumabangon sa gabi kapag umiiyak siya. Yumakap si Kate sa braso ng kanyang asawa at marahan niyang inihiga ang kanyang ulo sa balikat nito. Salamat Kate sa walang sawang pag-aalaga sa amin ng anak natin. Ako dapat yung nagpapasalamat, Arkin. Kasi binigyan ako ng Diyos ng isang maalaga at mapagmahal na asawa. Isang bagay lang ang gusto ko sanang hilingin sa'yo. Ano yun? Sana naman next time matuto ka ng mag-flush ng CR. Humalakhak si Arkin sa sinabi ng kanyang asawa. Ipinulupot niya ang kanyang braso sa bewang ni Kate. Habang ang kanyang paningin ay nakafocus pa rin
sa madilim na kalawakan. Arkin, nakita mo ba kung nasan si Alistair? Kinakabahang tanong ni Kate sa kanyang asawa. Kasalukuyan silang nasa loob ng supermarket. Napagdesisyon na nilang isama ang kanilang anak para maranasan din ito ang makalabas ng bahay. Ngunit mali yata ang desisyon nila dahil ilang minuto pa lang ay hindi na nila mahanap kung saan ito nagpunta. Naibaba ni Arkin ang mga gulay na hawak at agad na umikot sa bawat aisle para hanapin ang kanilang anak. Ilang sandali lang ay nakarinig ng mahinang iyak ng bata ang dalawa. Nagmadali silang pumunta sa pinanggalingan ng ingay at doon nila nakita ang anak na may hawak na maliit na biskit at inaabot iyon sa batang babae na umiiyak. Agad na nilapitan ni Kate ang kanyang anak. Agad na tinanong ni Arkin ang anak kung inaway ba niya ang batang babae, pero umiling ang anak niya. Patuloy pa rin sa pag-iyak ang batang babae habang paulit-ulit nitong tinatawag ang ina. Inaabutan naman ang kanilang anak ng pagkain ng bata. Marahil ay gusto ng kanilang anak na patahanin sa pag-iyak ang batang babae. Ilang sandali lang din ang lumipas, nahanap na rin ang ina ang batang babae. Anak, akala ko kung saan ka na pumunta. Hindi ba ang sabi ng mami, huwag kang lalayo? The little girl keeps on nodding while sobbing. Naku, thank you ha. Hindi nyo iniwan tong anak ko. Naku, okay lang. Isa pa, hindi naman kami ang nakakita sa anak mo kundi itong anak naming si Ali. Ali ang pangalan ng anak mo? Tumango si Kate. My baby's name is Katerina. Kate, say hello to Ali. Nagkatinginan sina Arkin at Kate sa isa't isa at napangiti. Mukhang nahanap na nila ang bagbaing magiging matalik na kaibigan ng kanilang anak. Katerina and Alistair. Not bad at all. Mapigilan ng sariling mapaibig sa iyo. Ano ba to? Gusto ka laging nakikita ng mga dalawang mata ko. Baliw sa'yo, oh, oh. Kaya lagi nang aabang.